Ka-Explore at nandito na naman po tayo sa isang episode ng aking pagluluto. At welcome again sa kusina na It's the Explorer. At for today's dish, gagawa naman po tayo ng isang masarap na chicken tocino. Kaya naman tara, simulan na natin! So, let's start mga ka-explore. Pagsamasamahin lang po natin ang ating mga gagamiting condiments. Una po, maglagay tayo ng 3/4 cup of sugar. And then, maglagay po tayo ng 1 tablespoon ng salt. And then, 1 tablespoon of garlic powder. 1/4 teaspoon of meat tenderizer. And 1/4 teaspoon of black pepper, 1/4 cup of orange juice. Orange juice po yung nilagay ko mga ka-explore para po hindi siya ganun kaasim. Ayan. And then, para po sa konting kulay niya is 1/4 teaspoon of red food color. Ayan. Pagkatapos yun mga ka-explore, haluin lang natin siya hanggang sa mag-mix na siya. So, ayan mga ka-explore. Pagkatapos natin i-mix lahat ng ating condiments, pwede na natin ilagay yung ating manok. Before that, mag-gloves muna tayo mga ka-explore. So, gumamit nga pala ako ng breast part dito mga ka-explore. At hiniwa ko siya ng ganito. Ayan. Ganito lang siya kalapad. Ganyan lang siya kanipis. Ayan. So, madali lang itong gawin mga ka-explore. Kaya naman, pwede natin itong gawin. Lalo na kapag nagkikraving tayo sa tocino. Ayan. I-mix lang natin siya ng i-mix mga ka-explore. Pag nakakulangan tayo sa kulay mga ka-explore, pwede nyo naman siyang lagyan pa ng more food color. I-mix lang natin siya ng i-mix hanggang sa malusaw yung pinaka-asukal niya. At pwede natin itong gawing negosyo mga ka-explore. So, ayan mga ka-explore. After we mix it, ayan, wala na siyang buo-buo na sugar. As in, lusaw na siya. For the best result, mga ka-explore, imamarinate natin siya for 48 hours. Pero pwede nyo itong iluto within 24 hours. So, after 48 hours ng ating chicken tocino sa ating fridge, ayan, kunin na natin. So, ito na siya mga ka-explore. Ayan, ang ating chicken tocino. Kaya, tara, lutuin na natin. So, ayan mga ka-explore. Lulutuin po natin yung half ng ating chicken tocino. Ayan. So, after nyan mga ka-explore, maglagay tayo ng 3/4 cup of water. Or depende sa dami ng lulutuin nyo mga ka-explore. And then, bago natin ito, pakuluan. So, ayan mga ka-explore, wait lang natin siyang kumulo. So, ayan mga ka-explore, after mag-reduce ng nilagay nating water, ayan. Wait pa natin siya. And, i-medium heat na lang natin siya mga ka-explore. Para hindi siya masunog. Kung gusto nyo naman ng medyo parang prito-prito siya, pwede nyo naman siyang lagyan ng oil mga ka-explore. So, ayan. Wait pa lang din ng konting minuto pa. So, ayan mga ka-explore. Ready ng ating chicken tocino. Ayan. Napaka-juicy. And, pwede na natin itong i-serve.
We're done po sa paggawa ng ating Chicken Tocino a la Eds the Explorer. Malay nyo, someday magkaroon ng Eds the Explorer homemade foods. Ah, law of attraction! So, titikman na natin siya mga ka-explore. So, ito siya mga ka-explore. Mmm! Sobrang sarap yung mga ka-explore. Okay na yung kanyang lasa. At sobrang lambot po ng manok dahil sa meat tenderizer na ginamit natin. So, I tried twice this one mga ka-explore. Nagawa ko siya ng una, medyo kinulang yung lasa niya. So, kaya in-adjust ko yung mga condiments ko, kung ilang teaspoon and tablespoon siya. Kaya, ilalagay ko na lang po sa description box yung tamang sukat ng ginamit kong condiments sa aking chicken tocino. And, sabi ko nga mga ka-explore, huwag niyong kakalimutan na tikman yung inyong pang-marinate sa inyong chicken tocino para po sumak sa inyong panlasa. Kaya, yun lang mga ka-explore. Thank you for watching. And don't forget to like and share na rin. And of course, if you're not yet subscribed to my channel, don't forget to click subscribe and bell button na rin para like and updated sa aking mga video na gagawin. So yun lang mga ka-explore. Sana nag-enjoy kayo. Bye! See you in my next vlog!